kayo magpalit ng needle sa ating mini sewing machine. And kailangan muna natin tanggalin yung ating presser foot para mas madali natin matanggal or mapalitan yung needle natin. Ito yung ating presser foot, locking lever. Taas mo lang yan and kung saan na siyang matatanggal. Mas maganda talaga mga kamami na nakataas na yung ating needle kapag magtatanggal tayo ng presser foot and magpapalit tayo ng needle. Ayan, so tanggalin na lang natin. Dahil nga walang hawakan yung aking screw ng lock ng needle natin, gagamit ako ng coin. Itong gamit ko is yung piso. Anything na pwede naman or kasya dito sa screw, pwede nyo gamitin. So, hawakan lang natin itong needle natin para hindi siya lumusot doon. And ikutin lang natin papunta sa atin yung screw para malusin yung ating screw. Kapag maglalagay naman tayo ng needle, ganito yung position niya. So, meron dito yung flat surface dito sa bandang taas niya. Ang nakaharap sa atin is yung curve and yung flat surface niya is nasa likod. Ayan. So, lagay na natin. Kailangan lang mga kamami ay nakasagad siya sa taas hanggang dito. Bago natin ilock. So, makikita niyo mga kamami, yung butas niya ng needle natin is nakaharap sa atin. That means na tama yung position ng flat surface dito sa likod. Mahigpit siya. Ngayon, ibabalik na natin yung ating presser foot. Taas ulit natin yung needle natin. Tuturuan ko naman kayo ngayon kung paano mag-wind dito sa ating bobbin winder. So, check muna natin yung ating switch kung naka-off. Kailangan naka-off siya. Unahin na natin isaksak yung pedal natin. And itong ating adapter is dito naman sa kabila. Ito nga pala yung built-in LED light ng ating machine and yung cutter natin dito. Kapag gumagamit ako ng bobbin winder, ginagamit ko yung pedal kasi mas madali siyang i-control dito. So, kunin na natin yung sinulod sa spool pin. This is free. And ikot lang natin siya dito. Sa ating bobbin winder tension disc. So after natin iikot dito yung ating sinulid, dito naman natin siya ilalagay sa ating bobbin. Lusot lang natin yung ating sinulid dito sa mga butas. Ayan. Medyo habaan natin. And ikot natin ang ilang beses dito sa ating bobbin. May split po yung ating bobbin. So, ayan, split na yan. Kailangan nakatapat po siya dun sa lock ng ating bobbin winder pin. Ito po yun. Make sure na magkatapat sila para pag nilagay natin yung ating bobbin, ayan, sakto naman siya dun sa split ng ating bobbin. After that, i-push lang natin papunta dito sa kaliwa, dahan-dahan, baka masira ang ating bobbin number. Ayan. So after that, ayusin muna natin yung ating sinulid, medyo loose kasi siya. Ayan. Hindi siya pumupunta dito sa gitna, kaya kailangan natin i-control yung ating sinulid pataas at pababa para pumunta siya dun sa part na kailangan pa siyang ma-refill. Pwede tayo gumamit ng ibang tool para pang-control natin dito sa ating sinulid. So, kung mauubusan kayo ng sinulid dito, pwede nyo na lang siyang palitan. Hindi kasi ito pwede gamitin dito sa ating bobbin winder kasi medyo malaki siya. At kaya mga bobbins lang talaga yung pwede nating refillan dito sa ating bobbin winder. Tingnan muna natin siya. Yan. And pag aalisin nyo na, dahan-dahan nyo ulit siyang i-push papunta sa kanan. And that's it.
putulin lang natin tong sinulid, itong excess na to, kasi pwede yung bumuhol or sumabit kapag habang nananahina kayo. So, pag naubusan tayo ng sinulid, ganito lang yung pagpapalit. Tanggalin lang muna natin itong nasa taas. This one. And, lagay naman natin to. Pwede din naman kayong gumamit ng malaking sinulid. Ilagay muna natin sa garapon bago natin siya ilagay sa baba para iwas dumi at hindi siya agad natutumba. So, ilagay na natin yung ating sinulid. Mula sa baba, papunta sa spool pin, and then papunta sa ating bobbin winder tension disc. Pababa ngayon sa ating number 2 dito sa clamp. Pataas naman ngayon sa ating number 3 ang ating take-up lever. Down to number 4 dun sa hole na lapit sa ating needle screw. So, ating number 5 and final step, ibaba muna natin yung ating presser foot bago natin ilagay or ipasok sa ating needle. Pwede rin kayong gumamit ng threader kung nahihirapan kayong magpasok ng sinulid. Kailangan papunta sa kanan or nasa kanan ng sinulid kapag nilagay na natin yung bobbin sa bobbin case. Pick upin na natin yung lower thread gamit ang ating hand wheel. Ikutin lang natin papunta sa atin yung hand wheel. Hilahin natin yung upper thread. Then padaanan natin ang gunting sa ilalim. Cut lang natin dito sa ating built-in cutter kung medyo makaba yung sinulid. Pwede na tayong manahi. Gusto ko muna ipakita sa inyo itong ating buttonhole presser foot, how it looks like kapag nakalagay na siya sa ating machine. Tusok nyo muna yung karayom bago kayo magsimulang gumamit ng button or ng pedal natin sa baba. So, ito yung ating number 1 and that's all for today. Thank you for watching!